everybody! Welcome back again to my YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat. At ang topic po natin for today, i-share ko po sa inyo mga kasari, mga produkto na patok ngayon dito sa aking tindahan ngayon na back to school na ang mga bagets, face to face na sila. Bukod sa mga school supplies, meron lang dumaan mga kasari. Bukod sa mga basic na school supplies na tinitinda ko dito, yan, ipapakita ko din sa inyo. Konti lang to mga kasari kasi hindi naman masyadong mabenta dito yung mga school supplies. Yung mga basic lang or palagi lang hinahanap ng mga bata na nagtatanong dito. Yun lang po yung aking itinitinda. At dito tayo talaga sa mga foods na pambaon nila. Share ko sa inyo guys kung ano yung madalas na binibili sa akin na mga bagets ngayong back to school na. So, mag-start tayo mga kasari sa pag-share ko sa inyo ng mga school supplies, mga basic. Hindi ko na inilahat dito guys sa table, yung iba nandun sa drawer. Meron din po akong paninda na index card, yellow fad, may sobre din po ako dun sa drawer. Tapos, ito, parati itong hinahanap sa akin, blue stick. Ang bentahan ko nito guys ay 7 pesos, 5 piso yata puhunan nito. Tapos, meron din ako guys na pantasa. 8 ang pantasa. Tapos, syempre, diba, meron tayong lapis. Yung ballpen ko, guys, naubos na kasi mabilis dito maubos ang ballpen. Ayan. Meron din akong lapis. Tag na 9 pesos ang lapis. Syempre, kapag may lapis, may pambura. Itong pambura ko ay tag si 6 pesos. Tapos, meron din akong paninda na gunting. 20 pesos naman po ang gunting. Ayan. Iisa na nga to mga kasari kasi marami nang bumili nitong gunting. Tapos, meron ding pa ilan-ilan na naghahanap ng thumbtacks. Ayan, may paninda din akong thumbtacks. Tag 10 pesos to. Tapos, meron din akong yung bala ng stapler. Ayan, dalawa to. Pang 12 pesos naman siya. Ito nung nakaraan ko siya binili nung sinamahan kong bumili ng school supplies yung aking pamangkin. Ito, magkasabay ko silang binili itong thumbtacks at bala ng stapler. So, mag-move na tayo dito guys sa mga foods na mabenta ngayon sa mga bagets kasi nagbabaon sila lalo na yung mga grade 1, grade 2, grade 3. Namimili sila dito. So, isa-share ko sa inyo guys kung ano yung mga pagkain or inumin na mabenta ngayon dito ngayong back to school na. So, unahin natin guys sa drinks. Ito guys yung tinitinda ko ngayon. Wala ko ngayong paninda ng mga sesto kasi ang taas ng puhunan. Ito guys, 70 pesos lang per box. So, tumutubo ako ng 30 pesos kasi 10 piso ang bentahan ko nito. 10 pieces ang laman sa isang box. So, ito guys ay Twist O Super 250. 250 ml yung kanyang ano. Ayan siya. Meron tong dalawang flavor, apple tsaka orange. Orange na lang yung natira. Tapos, mabenta din mga kasari ang Minute Maid. Itong Minute Maid, mabenta to kasi ano din naman to, juice din to, orange juice. 15 pesos naman to guys. Tapos, itong C2 na maliit, sobrang mabenta din siya sa mga bagets. Pang, ano naman to, pang 14. So, dati 12 lang ang bentahan ko nito. Pero, ang laki din kasi ng itinaas nito guys. Lagi din siya nagtataas. So, apple flavor to. C2 solo. Tapos, syempre, hindi mawawala ang Yakult. Ito ang number 1 na pinakamabenta. 11 pesos pa din. Tapos, sumunod sa Yakult, syempre, Chucky at Dutch Mill. Yung Dutch Mill ko guys, naubos na ito. Chucky na maliit yung mas bestseller kesa dun sa malaki na 180 ml. 15 pesos ang bentahan ko ng Chucky. And dito naman tayo guys sa mga biskuit na mabenta ngayon dito sa aking store. Ngayong back to school na face to face na mga bagets. Unahin natin ito, pinaka bestseller. Lahat ng flavor guys, kaso ito na lang ang natira. Dewy Donut na pink. Mabenta din ng chocolate at milk guys. So 10 pesos ang bentahan ko ng Dewy Donut. Tapos cheesecake, lemon square, mabenta din to. Ninahanap din siya ng mga mommies. And then andyan si Oreo and si Cream O na parehas tag 8 pesos.
Tapos, sumunod na guys, si Pudgy Bar. At yung the rest na mga Skyflakes, Hansel, yan yung pinaka-last na mabenta na biskuit sa mga baguettes. So, eto guys, eto naman, kaya hindi ako guys nag-aano na mga, alam nyo na yung ibang school supplies kasi mahirap magkuhunan sa school supplies. Alam nyo yung bibili kayo ng bibili, tapos hindi naman hinahanap ng mga baguettes sa inyong store. Matatenga lang kasi guys yung puhunan nyo. So, kung ano lang yung basic needs, hinahanap sa inyo palagi, yun lang po ang bilihin nyo kasi medyo mataas din guys ang puhunan sa school supplies, lalo na kung hindi mo siya mabibili ng wholesale. Ang taas guys, lalo kapag mga colored paper, art paper, band paper, ang tataas guys ng puhunan nun. Kasi kung tagkakaunti lang ang bibilhin mo, hindi mo siya mabebenta ng piso isa. Kaya ang bilhin nyo na yung bundle-bundle na mga ganyang kakakapal. So, ayun guys. Kaya, dati na nagbebenta ako ng band paper, tagkakaunti lang yung aking kaya ang bentahan ko 3 piso, 2. Kaso namamahalan ako and naubos naman siya sa mga baguettes. Kaso nga lang guys, napakadalang niyang hanapin dito sa tindahan, pati yung mga colored paper. Kaya ayun, ang paninda ko na lang dyan ay index card at yellow pad. So, ayun mga kasari. Basta huwag lang kayong magpawala ng mga, alam nyo na, school supplies na basic lang naman, parating hinahanap. Kasi dagdag kita din po yan sa ating, alam nyo na, sa ating tindahan. At the same time, yung mga foods, ayan, na laging ibinabao ng mga baguettes, lalo na yung talagang nasa grade school pa lang. Kasi yung mga nasa high school naman, mga kasari, hindi na sila nagbabao ng mga ganito. Mas prepare na nilang bumili sa canteen sa school nila. Yung mga ganitong mga, ayan, mga biskuit, tsaka yung mga drinks, mabenta lang yan sa mga grade school. So, ayun mga kasari, dito ko na rin tatapusin itong aking video for today. At sana nag-enjoy kayo. Ito po yung mga items or mga produkto na mabenta ngayon sa aking tindahan ngayong back to school na, pasukan na ulit, face to face na ulit ang mga kabataan. So, kung nag-enjoy po kayo guys dito sa aking video for today, syempre don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!